Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, mabunga sa Espiritu. Oh, mga bunga ng banal na Espiritu. Yan po ang ating pinag-aaralan ngayon at ang ating pag-aaral ay pinamagatang kabutihang loob. Yan, ngayong March 21. At sa ating pong 2 Corinthians 8:2 ang ating pong pinaka-key text. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong maikling pag-aaral na ito. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, at kayo po ang siyang gumabay sa amin at may apply namin sa aming buhay ang lahat ng aming matututunan. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sabi po dito, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So dito po, mga kapatid, talagang ang mga Corinthians, mga kapatid, ay mayayaman sila, no? Kumpara sa mga taga Philippians, sabi po dito. Yung message po sa Philippians introduction, sila ay mahirap kumpara doon sa mga taga-Corinthians. Sila po ay mayaman. At sabi po dito, wealthy by comparison. At sabi diyan, their riches were really their spirit of generosity. So dito po, mga kapatid, yung kanilang kayamanan naman ay, sila naman ay generous. Hindi lamang sa pera, kundi sa kagandahang loob. Kaya po doon sa 1 Corinthians chapter 16, ito, napagkakamalampangang araw, ito na daw yung araw ng pagsamba. Kasi sabi doon sa may verse 2, on the first day of the week, let each of one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. So sabi po dito ni Apostol Pablo, sa unang araw ng Sanlinggo ay mag-ipon na kayo. Yan, para pagdating ko riyan ay kukolektahin na lang yung mga ambag para sa mga merong kapigatian. So doon pa lang sa 1 Corinthians, mga kapatid, meron ng ambagan sila, yung mga kapatid doon, na itutulong sa kapwa nila, mga kapatiran, at sa community na kapos sa buhay. So si Apostol Pablo yung taga-kolekta noon. Ngayon na pagkakamalan nila yun na yun na daw yung araw ng Pangilin. Kasi nga nag-ambagan sila ng unang araw. So hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po naitala na yun ay araw ng Pangilin. Yun ay araw ng, yun ay in-schedule lang ni Apostol Pablo na mag-ipon mula pa unang araw hanggang sa siya ay dumating, mag-ipon na ayon sa kasaganaan. So dito po, mga kapatid, ang mga taga-Korinto ay mayroong kagandahang loob na talagang tumutulong, mga kapatid. At tayo ngayon, na mga bagong Kristiyano, gusto po ito na ma-adapt ng bawat isa sa atin ayon sa ating kakayahan, ayon sa ating kayamanan, ayon sa ating kinikita. Tayo po ay magiging generous. Ayan, magiging maganda ang ating kalooban. So, ayon lang sa kakayahan natin, kasi hindi mo pwedeng ipilit yung hindi naman natin kaya, di ba? Yung hindi naman ayon sa ating kinikita. Sabi pa dito, kapapanagumpayan lamang ang pagkamakasarili at naihahalimbawang isipan ni Kristo kapag lubos na kinikilala ang mga motibong Kristiyano. Ano ba yung mga motibong Kristiyano, mga kapatid? No, si Jesus Christ, ano yung kanyang motibo? Bakit tayo ay kanyang tinulungan? Bakit tayo ay kanyang iniligtas? Bakit niya pinagaling ang mga ibulag? Dahil gusto ni Jesus Christ nung bulag na makilala siya. Tinulungan niya yung babae, tinulungan niya yung pilay para makilala ang ating Panginoong Diyos na mabuti. So walang ibang hangad si Jesus Christ. So tayo rin, mga kapatid, ito rin yung ating pong halimbawa si Jesus. Nakapagtutulong tayo, hindi tayo naghihintay ng kapalit, kundi ating tinitignan na ginagawa ko ito upang makita nila, malaman nila na mayroong Diyos na buhay na tumutulong sa pamamagitan ko. Ayan. Sabi pa dito, at gising ang konsyensya sa tungkulin kapag nakagagawa ng mga impresyon ang banal na liwanag sa puso at karakter. So, ang pagkamakasarili, mawawala
kung ang ating motibo ay katulad sa motibo ng ating pong Panginoong Jesus. Ano? Aalisin ang banal na espiritu na gumagawa sa mga puso at karakter ng tao ang lahat ng hilig sa kasakiman at sa mapandayang pakikitungo. So ito pa rin mga kapatid, ang pinaka the best pa rin talaga, basic na basic, una talagang magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Hayaan ang banal na espiritu ang siyang manahan sa ating mga puso at isipan. Aalisin yung kasakiman, yung mapandayang, yung mga mandarayang puso ay aalisin ng banal na espiritu. Papalitan ito ng bago. So kaya kailangan talaga renew every day. Kapag ka ang sugo ng Panginoon ay may mensahe sa iglesia, sabi diyan, nagsasalita ang Diyos sa mga tao na ginigising ang konsyensya para makita na sila hindi nagbibigay ng tapat na ikapo sa Panginoon. At noong hindi pa madaling magbigay, bigo silang ipagkaloob ang mga handog nila sa kanya. Kasi yung ikapo, ibinabalik yun mga kapatid. Pero yung handog, yung offering, yun talaga yung ibinibigay sa Panginoon. Ito'y tanda ng pagmamahal o response natin sa pagmamahal ng ating pong Panginoong Diyos. Nasa sa atin yan. So dito po, sa banal na kasulatan, ay yung ating konsyensya ay talagang pinalalakas. Ano? Ang banal na espiritu ang siyang kumakatok sa ating mga puso't isipan. Ginagamit nila ang sariling pera ng Panginoon para sa kanilang sarili. Yun ang mahirap doon. Kasi ang lahat ng meron tayo mga kapatid, sa Panginoong Diyos eh. Ang hinihiling lang ng Panginoon ay yung ikapo lang, yung 10% lang para sa gawain ng Panginoon. Yun lang eh. Kasi yung pera na yun, hindi magagamit sa pangsarili, kundi magagamit ito sa pangangaral. Yan, yung ibinabalik natin, nagagamit sa pangangaral, nagagamit sa pagtayo ng mga churches, at ngayon nga yung mga church planting site ay binibigyan ng budget na 100,000 to 150,000 taon-taon. So yan po mga kapatid, yung budget po sa evangelism, hindi nagagamit sa pangsarili. Ang problema, tayong mga tao, kung hindi tayo magiging tapat, yung pera ng Panginoon nagagamit natin sa pangsarili natin. O, sa pagpapatayo ng mga bahay, sa pagbili ng mga kabayo, karetela, ano na to, tawag dito ngayon ay motor na, kotse na, di ba? O mga lupain, ginagawa nila ito sa pag-asang magkakaroon ng malaking kita. At bawat taon ay ganun pa rin ang kanilang idinadahilan. Yan. Kasi dapat talaga magtiwala sa Panginoon. Ang pinaka partner natin sa business ay ang walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Mananakawan ba ng tao ang Diyos? Siyempre, sabi sa Malakay 3:8, oo. Abay, oo. Maraming beses na siyang naniya itong ginawa dahil hindi siya spiritual para makita ang mga spiritual na bagay. Yung pala, mga kapatid, maraming beses na ang mga tao ay nagnanakaw sa Panginoong Diyos. Eh may nagtuturo pa nga ngayon na wala na daw ang ikapo. Eh nung na-discovery, kaya ayaw na niya nung ikapo, eh hindi pala kontento yung puno na ito na 10% lang. Ang gusto pala niya, kung ano ang sabihin niya, yun ang ibibigay ng bawat membro. So mas kasakiman yun mga kapatid, kasi gagamitin niya lang sa pangsarili niya. Ayaw niya ng 10%, kaya sabi niya, wala na yan, ikapo. Kailangan magbigay ka ng kusang loob. Yung pala, kusang sabi ng puno, kung anong sabihin ng puno, yun ang ibibigay mo. Eh hindi ganun mga kapatid. Ang spiritual ay spiritual. So ibig sabihin, kapag pala hindi mo tinitignan na ang Panginoong Diyos ang may-ari ng lahat at ikay katiwala, hindi ka pala spiritual. Yung spiritual natin ay mababa kapag kagano'n, ano? No? Hindi natin nakikita yung mga bagay na spiritual. At ang mangyayari niyan, kapag kaalam mo na yung katotohanan at hindi mo pa ginagawa, meron ka pa rin pagiging makasarili sa puso, ang nangyayari yan, nalulubog yung ating karakter sa pagiging makasarili. Nakatuon tayo na ngayon sa ating sarili. Kaya kapag may masakit na salita, dahil nakatuon kayo sa iyong sarili, madali kang magalit, madali kang magtampo, di ba? Madali kang makipag-away dahil nakatuon ka lamang sa iyong sarili. Hindi ka na nagbi-ministry dahil pinag-angalagaan mo nga ang iyong sarili, no? Hindi spiritual. Lalong malulubog na malulubog sa pagkamakasarili hanggang sa makita mo ang iyong sarili na hindi na sumasamba sa Panginoong Diyos. So ganyan po mga kapatid. Kung gusto natin lagi maging spiritual, kailangan alalahanin natin na tayo ay katiwala ng ating Panginoong Diyos. Sa ilang pagkakataon, desididong kumilos ang Panginoon sa mga taong makasanlibutan at makasarili. Niliwanagan ng banal na espiritu ang kanilang pag-iisip. Yan, naramdaman ng kanilang mga puso ang nagpapalambot at sumisipol na influence, sumisip, sumisi
sumusupil na impluwensya nito. So dito po mga kapatid, totoo na ang banal na espiritu gumagabay sa bawat isa sa atin, talagang bawat araw. Ibig sabihin, nililiwanagan yung puso natin, binabagabag tayo. Tayong mga makasalanan, mga kapatid, lahat ng tao ay binabagabag. Pero konti lamang yung tumutugon. Yan ang katotohanan niyan. Sa ilalim ng pagkadama ng masaganang kahabagan at biyaya ng Diyos, nadama nila na tungkulin nilang isulong ang kanyang gawain at itatag ang kanyang kaharian. Pero meron din naman na mga mananampalataya, mga kapatid, na talagang naantig yung kanilang puso, na dapat nilang isulong ang gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sila ay tuloy-tuloy na nangangaral ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. So ganyan po, mga kapatid. Ano? At dito po, merong mga tumutugon at meron din namang hindi tumutugon. So kapag ka ikaw tumutugon, ibig sabihin ikaw ay spiritual. Dahil lang kikita mo yung mga bagay na spiritual. Kaya huwag tayong malilate pag Sabbath school dahil doon ay ikinukwento yung mga mission story. Yan. Dapat sana yung naging mission story talagang binibigyan niya ng buhay kasi napakahalaga nun eh. Dahil yung mga 13th Sabbath offering doon na pupunta sa buong mundo yung pangangaral na yun, yung mission story na yun, napakaganda nun. Kung may kukwento lang sana ng maayos, di ba? So sabi dito, naalala nila ang utos na huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay makapapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makapapasok ni makakapagnakaw. So sabi po dito, kapag ikay nag-iipon lang ng pera para lamang sa iyong sarili at hindi para sa gawain ng Panginoon at hindi pag-iipon ng kayamanan sa langit, so ito'y wala ring kabuluhan. Kung mag-iipon tayo ng kayamanan doon sa langit, ibig sabihin yung ating mga resources, gamitin natin sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit. So paano ito? So sa pag-ministry natin. At katulad nga dito sa mga taga-Corinthians, sila'y laging nag-aambagan para doon sa mga nangangailangan. Yan, sa kapanahunan nila. So ito'y sa panahon ng Corinthians. At kung sa panahon din natin, ganun din ang nangyayari. At salamat sa Panginoon. Marami pa rin siya mga tapat na mananampalataya. At idalangin natin yung mga medyo nababagabag pa. Yung medyo mayroong pang pag-aalinlangan doon sa kanilang salapi. Yung mayroong tawag dito, mayroong pang pusong makasarili. Yan, makikita mo ang karakter ng pusong makasarili. Talagang mahirap i-approach. Talagang napakahirap, ano? Minsan yung taong makasarili, parang bakitid pa yung isip, ano? Madaling magtampo, madaling mainis, madaling makipag-away. Kasi nga hindi spiritual. Eh tayong spiritual, bakit mo naman papatulan, di ba? So sabi dito, nakadama sila ng hangaring magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos at nangako silang magbibigay ng kanilang kayamanan sa ilan sa mga sari-saring proyekto sa gawain ng Panginoon. So marami mga ginabayan ng Panginoong Diyos, mga espiritual na talagang nag-pledge. Ayan, sa gawain ng ating Panginoon. So marami yan. Marami akong na-meet na mga people, na mga mananampalataya na talagang sila ay nag-pledge sa gawain ng Panginoon. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Talagang nga nadama natin yung paggabay ng ating pong dakilang Diyos. So nakita natin tayo spiritual at na pinapatay natin mga kapatid yung pagiging makasarili natin at nagkakaroon tayo ng karakter na katulad sa ating Panginoon. Ang pangakong iyan ay hindi ginawa sa tao, kundi sa Diyos. Sa presensya ng kanyang mga anghel na kumikilos sa mga puso ng mga taong ito na makasarili at mahilig sa pera. Ayan mga kapatid, ano? So po yung pangako na yan, kung tayo ay mag-pledge sa gawain ng Panginoon, yan. Halimbawa, dyan sa likab, mayroong binibiling lote, hulugan, 2.5 isang square meter, eh tayo ay nag-pledge mga kapatid. Hindi tayo nangako sa pastor, sa tao o sa mga tagalikab. Kanino tayo nangako? Sa ating Panginoong Diyos. So banal yun mga kapatid. Kasi hindi naman papupunta yung kung kanino man eh. Yung lupa na yun, sino ba magmamayari nun? Kundi ang Panginoong Diyos ang magmamayari nun, di ba? Kaya ibig sabihin, hindi yun pagmamayari ng kahit sinong tao. Ito'y gagamitin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoon ang mayari nun mga kapatid.
Walang kahit sinong tao. Kung sa tao lang mapupunta, hindi, bakit mangangako ka pa, di ba? Sa tao lang din na mapupunta yon. Mapupunta yon sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito mga kapatid, no, kapag tayo ay nangako sa isang tao, lalo lang natin pinalalakas yung pagiging makasarili at pagiging mahilig sa pera ng tao. Pero kung sa Panginoong Diyos tayo magkukumit, ayan, ay ibig sabihin lumalakas at tumitindi yung ating espiritual na buhay. Kasi nakikita natin yung mga bagay na espiritual. Kaya sabi po dito sa 2 Corinthians 8:2, kung papaano sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Tignan niyo po dito mga kapatid, bakit sumasagana yung kanilang kayamanan ng kanilang kagandahang loob, mga kapatid, yung mga taga-Corinthians? Marami rin naman sila mga pagsubok at kapigatian. Matindi yung pinagdaraanan nila sa buhay. Pero hindi hadlang yon para sila ay mag-commit sa gawain ng Panginoon. Hindi hadlang yon para sila ay makatulong. So tayo, marami tayong bayarin, marami tayong mga problema sa buhay, pero hindi rin yan hadlang para makatulong sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi hadlang yan para tayo ay maging tapat sa ating Panginoong Diyos. Kasi mga taga-Corinthians, matinding pagsubok ng kapigatian ang kanilang nararanasan. Pero sa kabila noon, ay kahit nalabis yung kahirapan, sa kabila noon, nandun pa rin yung kanilang generosity. Ayan. At kasi sila ay mga spiritual. Kapag tayo ay spiritual, mga kapatid, kapag ka ang Diyos ang tunay natin pinaglilingkuran, anuman ang nararanasan natin mga pagsubok at kahirapan, wala yan. Hindi yan makapipigil para tayo ang makilahok sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. So purihin at apurihin ng Panginoong Diyos, mga kapatid, at pagpalain ng bawat isa sa atin. Patuloy po nating isama sa dalangin ang bawat isa at pasalamatan natin, mga kapatid, ang lahat ng mga prayer requests na mga dininig ng ating Panginoon. At dun naman sa mga hindi na dinig na panalangin, patuloy pa rin tayong manalangin at manampalataya sa Panginoon na in God's perfect time, merong sagot ang Panginoon. Yan. So tayo po ay dadalangin na, inyong po mga prayer requests ay isasama natin. At syempre lahat ng pasasalamat. At tayo ay pangunahan ni Brother Melvin sa isang panalangin. Pakinggan po muna natin ang awit na ito, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na patuloy niyo kami pinagkalooban ng panahon na kami ay makapanginig-ulit ng lesson patungkol sa mabutiyang loob na buma ng ang Spirit, fruit of the Spirit. At alam namin na ito ay isa rin napakahalagang karakter na aming dapat na ma-achieve. At sa tulong po ninyo, Ama, maaasa kami na kami magkakaroon ng kabutiang loob. At samahan niyo po kami, Ama, ng Holy Spirit na aming karakter ay patuloy na magbago sa bawat araw. At nais namin na kami ay mag-ipon ng kayamanan diyan sa langit na bayan at hindi dito sa sanlibutan. At nais din namin hilingin sa inyo na aming pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, sa pamagitan ng kabutiang loob ay aming mapalaganap, mapaunlad. At sa gayon kami ay makapag-impok ng kayamanan dyan sa langit na bayan. Maraming salamat po sa inyong gabay at patubay sa bawat araw. Patuloy po namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na kanilang mga prayer request. Nilapit namin si Brother Lorenzo Reyes Renato Bandilo na may nasa mabigat na karamdaman. Patuloy pong ipuin sila na inyong mapagpagaling na kamay, ipagkaloob sa kanilang kalakasan. And din si Brother Noy Alpindo at si Nanay Joling na sa kanilang patuloy rin na kagalingan. At kasama na rin si Pichi na nasa Canada na ipatuloy niyo po silang hipuin na niyong pagpagaling na kamay igawad sa kanilang kalakasan ng kanilang pangatawan yung panambalik ang kanilang kalusugan. Alam namin na nasa inyo po ang kagalingan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng ang patuloy na tanging pag-asa season 6 na po marami ang makinabang dito makarinig ng pabalita. Tumanggap din naman sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Ngayon din ang mga Bible students sina Mami Rebecca Gonzalez, Annabel Henercando, Romnick and Olivia Francisco, Gemabel
Gentin and Joey may bagon. Kasama na rin si Imelda and Doc Pibo at Precious. Naway itong mga nagsusuri na ito na makatagpo ng katotohanan. Ibigyan niya po ng karunungan makapili ng tama at makapag-decide sila na tumanggap po sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Sama na rin namin sa pangalangin ng mga ministries, mga Bible studies, Ken Brooks Jail Ministry at ang aming mga personal ministries. Nga po ang mga namumuna rito ay pagkalooban niyo po ng malakas na physical na pangatawan, mental at spiritual, palaguin po ang aming pananampalataya. Yan din ang mga pamilya ng mga bagong binyagan sa bawat simbahan sa aming sasakupan. Si Ate Sally Sanchez, Rivera Family, De Guzman Family, Agropes Family, Heronimo Family, at ang lahat ng iba pang mga bagong binyagan sa aming nasakupan sa aming mga bahay sa bahan. Yan din ang mga pag-travel ni Jordan Aurelio Sanchez, patuloy po siyang ingatan hanggang siya ay makauwi sa kanyang pamilya. At sa amin din sinasama sa panalangin ng mga pasasalamat ng mga kapatid na sa kanilang answered prayers, ang mga pinagaling at ang mga magandang result ng laboratory at ang iba pang mga kagalingan at ang iba pang mga pasasalamat ng kapatiran. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng iba pang kapatiran na may patuloy pa rin nasa banig ng karamdaman. Kasama rin na si Carol Villanosa, si Sister Karel, anak ng Sister Karel, si Brother Carlito Tomas, si Sister Kay Chantel Samano o Pastor Kobri, Brother Jaime Nocalan, ganyan din si Sister Daphne Lerion, Tatay Florencio Astrero, si Nanay Pasita Harapa, si Sister Sally Sanchez, ganyan din si Brother Gerardo Corbon, si LJ, si Laro James, si Jennifer Pascua, Precious Iris Joy, Lola ni Jasper, si Brother Rudy sa kanyang past recovery, at si Tatay Seri, Rebecca Francisco, Loretta Reyes, tatang ni Brother Kevin, si Brother Jerry Pineda, din si tatay ni Sister Diane Magsalin. Kasama na rin si Brother Abe na malupa ang kalagayan. Si Ate Ne, si Ate Katy Tino, si Alex Tino, si Nani Lucing Lizangan, Bong de la Cruz, Fernando Isidro, Janet Untibero, at sa kagalingan, patuloy ang inihiling namin para kay Brother Adeline, Sister Mariana Bal, kasama na si Sister Catherine Estabillo, si Tati Florencio, at din si Brother Arturo Duque at Linda Duque. Nawa po ang mga kapatiran na ito na patuloy na sa banig ng karamdaman. Patuloy po namin silang nilalapit sa inyo na ipagkaloob ang kalakasan ng kanilang pangatawan, ipagkaloob patuloy ng kanilang lubusang kagalingan. Sama din namin si Sean Kylie Sanchez na nilalagnat po ngayon. At ganyan din si Carol Villarosa, patuloy po sa kanyang kagalingan. Ang manais namin patuloy na ilapit ang mga pangalan na ito na aming mga kapatiran. Ay manumbalik ang kanilang kalakasan sa tulong po ninyo ang mga bilang aming dakilang magagamot. Ngayon din aming nilalapit sa panalangin ang mga kapatiran na nagkukulang po ng pagtitiwala po sa inyo. Nais namin na ihilingin, na samahan sila ulit ng Holy Spirit na makabalik sa kanilang pananampalataya. Brother Henry Sabat, Brother Francis Labrador, Sister Shanna Reyes na patuloy naman maging active sa mga activities. At ganyan din ang iba pang mga kapatiran na nais namin ilapit sa inyo na nagkukulang na po ng pagtitiwala sa inyo. At makasama namin sila sa paghahanda sa nalapit ninyong pagdating. Tuloy namin sinasama sa panalangin ng mga pamilya na mga nakikinig ngayon. At pati na rin ang mga makikinig mamaya sa replay. Pagpalain po aming maghapon ang kalusugan, kaligtasan sa anumang aming gagawin. Ilayo kami sa anumang kapamakan. Kasama namin sa panalangin Sister Ellen Alpindo, Joanna Ladromo Family, ganyan din sina Aris Mendoza Duque, Shane Seraspi Sendon, Michelle Seraspi and Family, pamilya po ni Ate Joyce Elson, kasama na rin si Peter Elson, Mary Jane de la Cruz Mendoza, si Mika sa kanyang pag-aaral, family ni Sister Consuelo Estrella, Sharon Lloyd and Maddy, kasama na rin si Pero Franco at ang kanyang pamilya, Sister Mila de la Cruz at ang kanyang pamilya, si Raspi Family, Sister Sally Sanchez, ni Joy Christian Sanchez, Ate Ine Reyes and Ate Ine Villaruman, kasama na rin sina pamilya nila Sister Gina de Guzman, Ersina Jeronimo, Zain Agropes Family, Benigna Estrella, Leonila Soro, Liwag at Ortiz Family, at lahat po ng mga kapatiran na ito, kasama ng mga aming pamilya na pikinig ngayon.
Nais po namin ilapit patuloy sa inyo sa buong maghapon. Ingatan po ang aming pag-iisip, pananalita, at mga gawa upang kami maging karapat dapat sa inyo. At naway ang kabutiang loob ay patuloy na sumaamin at kami ay maging handa na nalapit ninyo po. Maraming salamat po ang mga sa pagtinig sa aming panalangin at patawad po kung naman ang aming kasalanan na gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.